Hi guys, it's me Cho and welcome to my channel. So ang topic ko ngayon sa video ko is kumbaga opinion ko lang kay Carlos Yulo sa to gold medalist natin na si Carlos Yulo. Well, syempre as a Filipino, syempre karangalan ng ng Pilipinas na may isang atleta na nakapag pataas ng katangian ng isang Pilipino. And pero yung lang sa kanya is mayroon siyang linya na me as a daughter and also as a mother. Ako yung anak ko 8 years old and I know someday lalaki din siya and then magkakaisip siya, magkakaroon siya ng mga decision sa buhay niya. And yung linya lang talaga na hindi ko, kumbaga parang hindi ako agree is sabi niya na hindi ko kasalanan na ipinanganak nila ako sa mundong ito. Hindi ko din obligasyong mga magulang ko. So para sa akin, pag marinig mo yan bilang isang ina, nasasabihin sa isang interview or maririnig mo sa ibang tao na ito yung sabi ng anak mo na hindi niya kasalanan na ipinanganak mo siya dito sa mundo at hindi rin niya obligasyon na suportahan kayo na mga magulang. Well, kung marinig ko yun, sobrang sakit as a mother and as a daughter. Kasi, I know, walang perpekto. Yung parents natin, hindi perpekto. Tayong mga anak, hindi din tayo perpekto. I know, mayroon silang hindi pagkakaintindihan na magnanay. Pero, dapat hindi ka magsasalita ng ganun. Lalo na sa isang kumbaga, yung makikita lahat ng mga tao, you know, na parang pinagsisigawan mo sa buong mundo na hindi mo gusto yung ina mo. Pero wala kang magagawa kasi siya yung naging ina mo dito sa mundo, di ba? Parang masakit yun bilang isang ina na maririnig ko sa aking anak na ganun. You know, na yung sakripisyo mo, yung pagdadalang tao mo, yung paglabor mo, sometimes it's 24 hours na paglabor, you know, na hindi basta-basta, tapos ganun lang yung masasabi niya. Diba? Sobrang, para sa akin, sobrang sakit nun if I hear that to my son. Kasi ako, pinanganak ko yung anak ko via cesarean. Tapos, as in talaga yung trauma ko na naranasan ko. Tapos, afterwards, nagkaroon ako ng PTSD, nung post-traumatic stress disorder. Tapos, nagkaroon ako ng panic disorder, nagkaroon ako ng suicidal thoughts at wala akong pamilya dito, kundi ako lang ang mag-aalaga sa kanya, tapos mayroon pa akong tahi. So, sobra yung dinanas ko para lang siya iluwal. Pinaglaban ko siya kahit sobrang hirap. Mga 2 months ako naka-confined sa hospital para lang ingatan siya na mabuhay. Pero ang ibabalik sa'yo, ganun. I know, bawat isa sa atin dito sa mundo, iba-iba yung mga journey natin na nararanasan, iba-iba yung ating mga magulang, pero yung lang talaga na pagkakapareho talaga is minahal tayo ng ating magulang. Hindi man sila perpektong magulang. Pero para sa akin, kay Carlos Yulo, aanhin mo yung dalawang gold medalist mo. Aanhin mo yung karangalan na dinala mo sa Pilipinas. Tapos yung mga
price na natanggap mo, aanhin mo yun kung malayo ka sa pamilya mo, na yung pamilyang nag-umpisa kang kumbaga naglakad, nangarap, na nandyan sila, tapos ngayon na may ano ka na, kumbaga may pera ka na, kumbaga kinalimutan mo kung saan ka nang galing. Para sa akin, sobrang hirap nun. Sobrang hirap sa isang magulang na parang iniwang ka, kumbaga iniwang kayo sa ere. Masasabi ko yung ano, yung buhay ni ano, ni Carlos Yulo, if ever man na maging magulang siya in a future, mararanasan niya mas malala pa yung kanyang mararanasan in the future. Kasi yung mga matatanda, I do believe in that. Sabihin na lang ninyo ako na ano ako, kumbaga makaluma. Pero naniniwala ako na kapag sinuway mo yung magulang mo, na kasi alam na kasi nila eh. Alam nila yan eh. Hindi ka kasi, kumbaga, hindi sila mag-a-against sa'yo kung hindi nila naranasan. So kasi alam na nila eh. Kumbaga, kung ikaw papunta ka pa lang, pabalik na yung mga magulang natin. So ako, hindi ko sinasabi dito na ano, na perpekto yung pamilya ko. No, hindi perpekto yung parents ko, yung mother ko. Kasi nakaranas din ako. Nakaranas din ako na yung pinapalo ka kahit ginawa mo lahat, yung kasalanan ng nakababata mong kapatid, ikaw yung ano, pinagbubuntungan. So something like that. Tapos naranasan ko rin as such a young age na maglabada, maglabandera. Yung maranasan ba na maniglet ka, na ikaw na bata ka, maiisip mo talaga na anak ba talaga ako ng mama ko? Bakit kaya palagi akong pinagbubuntungan ng ano, galit ng mama ko? May mga time talaga ng ganun, you know, pero never akong nagtanim sa aking ano, sa aking puso na sabihin na pag magkaroon ako ng pera, hindi ko na kayo ano lilingunin, kasi yung mga naranasan ko. No, never. Kasi I do believe sa mga matatanda, kasi sa mga sinasabi nila na wag mong aabandonahin yung mga magulang mo. Wag mong papaiyakin yung mga magulang mo. Ako kasi my mother never yan umiyak sa akin. Kasi I don't know na imbis na siya yung umiyak, ako palagi ang umiiyak sa kanya. Never kasing akong nagsalita ng ano, na to talk back to my mother or to defend myself, na you know, kasi syempre lahat naman tayo may mga karapatan tayong magsalita sa ating magulang kung nasa tama tayo. And ako never, as yung mama ko never yan umiyak sa akin, pero sa mga kapatid kong lalaki, lagi yan umiiyak ang mama ko. And look at them, yung buhay nila ngayon. Walang asenso. Pero ako masasabi ko sa sarili ko, thanks God na ako yung nag-iba yung ano, yung buhay. It's because, probably kasi nga, like what I said, I do believe sa mga matatanda, yung mga ano nila, yung mga pamahiin nila na wag mong papaiyakin yung magulang mo, wag mong aabandonahin ng mga magulang mo. Kasi para sa akin, guys, para sa akin, yung pagtulong ko sa magulang ko ngayon, kung anong mayroon ako, para sa akin, hindi yun obligasyon. Kasi yung obligasyon, guys, yung obligasyon is lahat ng pamilya mo tinutulungan mo. Ako, hindi ako ganun. Since the beginning talaga, hindi ko ginanon yung pamilya ko. Only my parents.
Kasi sabi ko sa sarili ko, ako na ngayon ang mayroon. So it's time to return it back naman. Na hindi ko man lahat mababayaran, kahit you know, kahit bigyan ko pa yung magulang ko ng 10 million, hindi ko yun maaano, matutumbasan. Kasi yung pera is ano yun eh, kumbaga yung pera hindi mo mabibili yung mga nagawa, yung isinilang ako sa mundo. Kasi what I always hear some news na yung mga bata, kapapanganak pa lang, inaabandona na, or yung inaano nila, yung pinupunit nila yung kanilang mga anak, tapos itinatapon lang, tapos yung iba tinatapon, parang nagtatapon lang sila ng mga hayop, kumbaga ganun. So, yun, doon pa lang, I am very thankful na binuhay ako ng mama ko. Plus, nag-ano talaga sila, nagsakripisyo talaga sila na para mabuhay kami, kaming apat, na kahit mahirap, yung mother ko, si labandera siya, tapos yung papa ko pa sideline fisherman, pa sideline na driver, family driver, pedicab driver, as long as na makakaano siya, kumbaga makaka earn siya ng money na makakabili siya ng bigas na makakain namin. So yun nga, yung ayaw ko talaga sa linyahan ni Carlos Yulon, yung sasabihin niya sa isang ano, sa isang interview na hindi ko kasalanan na ipinanganak siya dito sa mundo. Hindi rin niya ano, kumbaga hindi rin niya obligasyon ang kanyang mga magulang. Kumbaga ganun ba, sobrang kung ako maririnig ko 'yun or ako sasabihin ko 'yan, parang masakit sa ano, kalooban ko. Parang magigilty ako kasi like what they always said, yung ano natin, yung tang natin, wala yang buto. Pero kapag kung anong lumalabas sa ating ano, sa ating bibig, hindi na natin 'yan maibabalik, at sobrang sakit 'yan na madadala 'yan ng isang taong pinagsabihan mo for the rest of his life. So 'yun talaga sabi ko. And then ito pa yung ayaw ko sa ano, sa isang comment section, nasasabihan ka. Ako kasi sinasabi ko na ako bumili ako ng ano, ng na ang lupa, tapos na pinagawa ko yung bahay para sa magulang ko. Yung bang sasabihan ka ba na ano, proud ka ba niyan kasi ginawa kang investment ng magulang mo? Parang gusto kong sampalin yung taong nag-comment sa akin ng ganun. Kasi para sa akin, hindi ako investment ng magulang ko. Hindi, never ko yun linagay sa utak ko na paglaki ko magiging investment ako. Kumpara sa kanila, kasi sa kanila kasi, kaya sila nakakapagsalita ng ganun, kasi yun ang naranasan nila sa kanilang magulang. Yun ang naranasan nila. So kaya sinasabi nila, kumbaga, yung kumbaga inahalimbawa nila yung kanilang buhay kay Carlos Yulo, which is yung kang Carlos Yulo naman is nagka-misunderstanding lang talaga sila ng kanyang nanay. Pero ikaw pa naman na nanay, kapag sasabihan ka na magnanakaw, na sinungaling, sasabihan ka for how many years na nanay mo yan. Never kang nag-complain. It's because my partner ka na di brainwash your brain, you know? Ako, pag may problema yung asawa ko between my mother-in-law and my husband, hindi ako nag-interfere. Hindi ko sinusulsulan yung asawa ko. In fact, sinasabihan ko sa kanya na you have to understand your mother kasi nga marami siyang mga problema ngayon. So ako never, even also sa father niya, kasi yung father niya, never niyang naramdaman ang pagmamahal ng ama kasi nga divorce yung kanyang parents. Maliit pa lang siya, I think 10 years old, 11, na divorce na yung kanyang magulang. So never talaga siyang nakaramdam ng kumpleto. Puro maingay, puro nag-aaway, so ayaw niya ng ganun. So sabi ko sa asawa ko, papagpasensyahan mo na lang yung magulang mo
kasi ganun talaga, may mga magulang na hindi talaga sila nagkakaintindihan. Pero masasabi ko kay Carlos Yulo, napakaswerte niya sa kanyang magulang. Kasi you know what, kahit ngayon, nakikita ko kasi yung mama niya or papa niya nagla-live. As in, sobrang ano nila, kumbaga, yung bang pursigido sila sa kanilang buhay. And then, yung nangyari sa kanila, para sa akin yung nangyari sa kanila, kahit mayroon silang problema, family problem, marami pa rin blessings na dumarating sa kanila. Kaya naniniwala talaga ako sa mga kasabihan ng mga matatanda. So yung mga ibang tao kasi sa comment section, hindi kasi nila alam. Kasi mayroon kasi silang mga pinagdadaanan, nasasabihin na, oh, relate ako kay Carlos Yulo, sana ganun din yung nangyari sa akin. But you have choice also. Since the beginning, may choice ka, pero pinili mo na maging ganun, diba? Kaya nga ako, guys, ako... never kong inobliga yung sarili ko na tulungan ko yung buong pamilya ko. Yung para sa akin lang talaga is yung aking magulang. Pero hindi ko yung kinoconsider na obligasyon ko yun. Kinoconsider ko na ibinabalik ko lang yung pagmamahal na ibinigay sa akin ng magulang. Kasi hindi ko makakamtan kung anong mayroon ako ngayon. Hindi ako magiging Joan kung hindi sa mother ko, kung hindi sa father ko. Kung ang mama ko is gagaya ng ibang ina na ano, puro sarap lang, tapos yung pinunit, yung kapanganak pa lang, itinapon na kasi ayaw nila ng responsibilidad kasi bata pa sila or something like that. Pero yung mother ko, iniluwala ko sa mundo, and yung father ko nasa laot yun na, my mom is alone in the hospital, pero nakaya niya. So grabe, I admire my mother. So I hate those people na sasabihin na investment ka ng magulang mo. I hate us. Kung ikaw naging investment ka sa iyong magulang, it's because you allowed it. You allowed that. Pwede ka namang magsalita sa magulang mo na sabihin mo na, okay, mother, father, kayo lang, pero hindi ko obligasyon lahat ng pamilya natin. Dapat silang magtrabaho, sila ate at kuya, dapat silang magtrabaho. Di ba ganun? So, I hate those people. So, sabi ko sa sarili ko, nag-comment talaga ako kay Carlos Yulo doon sa isang Facebook page na sinare-share. Sabi ko na, yung mga natatamasan mo ngayon is temporary lang yan. Someday, gusto rin niya maging ama. So, well, good luck na lang sa'yo. At sana hindi mo maranasan. Kasi, ako, I believe, naniniwala talaga ako sa mga kasabihan ng mga matatanda na kung anong ginawa mo sa magulang mo, babalik yan sa iyo mas malala pa. So sana, Carlos Yulo, mag-ano ka, kumbaga, umpisahan mo nang anuhin, suyuin ang magulang mo habang nandito pa sila sa mundo. Kasi pag mawala yung magulang mo dito sa mundo, baka magkatotoo yung sabi ng nanay mo na luluhod ka sa kanila. Hindi natin alam, hindi natin hawak. Marami na rin ako mga story na narinig sa mga ganun na sinasabi ng mga magulang nila na luluhod ka rin. Andun yung kanilang magulang, nasa sementeryo. Anong ginawa? Doon, luhod ng luhod kasi yung kanilang anak nag-struggle. Kasi yung kanilang anak, kumbaga, kung anong ginawa nila sa kanilang magulang, ang nagsasuffer is yung kanilang mga anak. I do believe that sa mga matatanda talaga. So, sa use sa social media, masasabi ko na maraming feeling nila, perfecto. Feeling nila, knowledge na sila. May mga kaalaman na talaga sila na sasabihan ka na investment ka ng mga magulang mo. Well, hindi ako investment ng mga magulang ko. I love helping my parents. I do that with all my heart. At hindi ko mababayaran, hindi ko masusuklian lahat ng
pagmamahal, lahat ng pag-aaruga, lahat ng ginawa ng aking mama na binigyan ako ng buhay na makita ko ang mundong ito. So, kay Carlos Yulo, I feel sorry for you. Marami kang ang pera, pero I feel sorry for you. Marirealize mo yan pag maging magulang ka na. Marirealize mo. At sana hindi mangyari sa'yo yung ginawa mo sa magulang mo. So anyway guys, thank you so much. Sana nakapulot kayo ng aral. So thank you. Bye-bye.